Good evening po ulit. Narito po ulit tayo upang bumasa ng isang kwento na nanggaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Na ito po yung makikita natin ito ngayon na ang topic natin dito, yung dalawang mga hari, second mga hari, 2 to 13. Yan. Ito po yung sa Bible verse po yan. Second Kings, okay? So second for Kings and 2 to 13. At ang topic po natin ngayon ay si Eliseo at lalaking mahimala. Ito po yung napakasarap po na unawain natin ang lahat ng ito. At sino ba si Eliseo? So dito natin makikilala si Eliseo kung sino ba talaga siya. Yung kanina, yung topic natin kanina ay si Elias. So talaga yung pinakita niya yung pananalig niya sa ating Panginoon. At siya ay dinala pataas. Okay, papuntang langit. Kaya ito po, at humiling tayo sa Panginoon, nagabayan tayo at maunawaan natin ang lahat ng mga sinasabi ko dito at binabasa ko dito. Ito po ay galing po ito sa Bible for Children. Ito po ay napakasimpleng maunawaan at napakasarap po na magmuni-muni tayo sa salita ng Diyos. Lord, marami pong salamat Panginoon sa buong maghapon at sana po'y maunawaan po namin lahat ito at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali. Patawad mo po kami Panginoon at nagpapatawad po kami Lord. In Jesus' name, Amen. Yan. So basahin ko na po. Walang maraming mga baka na pwedeng gamitin sa pag-aararo. Yan ang umpisa. Kailangan pa ng isa. Pero ito'y hindi nakapaghinto kay Eliseo na binatang magsasaka. Okay, ang ganda ito ha. So, ito pala si Eliseo, Biblia para sa mga si Eliseo at lalaking mahimala. Si Eliseo, lalaking mahimala. Yan. Kanyang initim ang kanyang sarili sa mga baka at sa halip na isa na isang wala, siya'y malakas at marunong na mama. Siya'y malakas at marunong at masipag na mama. Okay, pasensya na po kayo minsan. Ha? Habang si Eliseo ay nag-aararo, ang propeta ng Diyos na si Elias ay pumunta sa kanya. Tinawag siya, iniwan ng binata ang bukid upang maging alagad siya ng Diyos. Ayan. Isang araw kinuha ng Panginoon si Elias at dinala sa langit ng ipo-ipo. Ngayon si Eliseo ay propeta ng Diyos sa Israel. Kahit malungkot si Eliseo dahil wala na si Elias, dinalangin niya sa Panginoon na magkaroon sana siya ng kapangyarihan na katulad ni Elias. Kinuha ni Eliseo ang balabal ni Elias at ang kanyang hinampas ang ilog na umaagos. Maraming tubig kaya gaya ng ginawa ni Elias. Ang tubig ay naghiwalay. Alam na ngayon ni Eliseo na ang Panginoon ay nasa kanya. Habang si Eliseo ay pumunta sa bayan na tinatawag na Bethel, may mga binatang nagtuya sa kanya at tumawag, umakyat ka, kalbo. Niloloko siya. Binaliwala nila na si Eliseo ay alagad ng Diyos. May mga nakakilabot na nangyari sa kanila. Dalawang babaeng oso ay dumating galing sa kakahuyan at binugbog at pinatay ang apat na put dalawang mga binata. Isang araw, si Eliseo ay nakatagpo ng isang babae na balo. Siya ay may utang na pera at hindi siya makabayad. Ang nautangan ay kinuha ang dalawang anak na lalaki upang maging kanyang mga alayla. Kumaroon ka at humiram ka ng maraming banga sa lahat ng iyong kapitbahay. Mga banga na walang laman, ang sabi ni Eliseo. Ang Panginoon ay may gagawing kababalaghan bagay para sa babaeng balo. Amen. Ang balo ay may isang maliit na banga na puno ng langis sa kanyang bahay. Tatapot sa maliit na banga ng langis, binuhos niya ang langis sa bawat isang banga na hiniram
at napuno ang langis ang lahat ng banga na kanyang hiniram. Kung mayroon siyang malaking sisidlan, pupunuin ba kaya ng Panginoon ito? Pinagbili ng balo ang mga banga na langis, mga banga ng pinagbili ng balo ang mga banga na langis at naligtas ang kanyang mga anak na lalaki na maging alina. Amen. Amen po. Isa pang babae at ang kanyang asawa ay gawa ng silid-tulugan sa kanilang bahay para kay Eliseo. Kung siya ay dumaraan, ang silid-tulugan ay nilalagyan nila ng isang silya at isang lampara. Ang silid ay inihanda para kay Eliseo. Si Eliseo ay nag-aalala kung paano niya mababayaran ng kabaitan ng mag-asawang ito. Nang malaman niya na wala silang anak, may sinabi si Eliseo na hindi halos maniwala ang babae sa ganitong panahon, sa susunod na taon, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Nang dumating ang taon, ang sanggol ay isinilang. Amen. Sa mga taong dumarating, ang batang ito ay nasa bukid, nakasama ng kanyang ama. Ang ulo ko, dumaing ang bata. Nang dinala siya sa kanyang ina, umupo siya sa tuhod ng ina hanggang tanghali at siya'y namatay. Linagay niya ang bangkay sa kama ni Eliseo. Sino kaya ang makakatulong sa kanya? Sinabi mo ba na si Eliseo? Tama iyan. Hinanda niya ang buriko at umalis upang hanapin si Eliseo. Si Eliseo ay pumunta sa kanyang bahay, umakyat mag-isa at dumalangin sa Panginoon. Binuhay ng Diyos ang batang lalaki. Tinawag ni Eliseo at ang ina at sinabing, kunin mo ang iyong anak, gaanong tuwa ang nasa kanya. Amen. Ang malapit na bansa ng Syria ay may komandante ng mga kawal na pinangalan ng Naamam. Siya ay matapang at malakas. Ngunit may sakit sa balat na tinatawag na Ketong. Ang asawa ni Naamam ay may maliit na batang babae na bilang kanyang alila. Siya ay bihag galing sa Israel. Itong batang babaeng ito ay nagsasalita. Sana si Naamam ay makapunta sa propeta na nasa Israel. Gagaling ang kanyang ketong. Nang marinig ni Naamam ito, naghanda siyang umalis kaagad upang makita ang propeta. May dala siyang mga regalo na pilak, ginto at mga magagandang tela. Lumabas ang alila ni Eliseo at sinabi, pumunta at maghugas sa ilog ng Jordan ng 7 beses para maging malinis. Nagalit si Naaman, hindi ba siya makahugas o makaligo sa malinis na tubig sa kanyang bansa, Syria? Galit na galit siya at bumalik at papauwi na sana. Ang maswerteng Naaman, ang kanyang mga alila ay pinayuhan siya na sundin ang utos ni Eliseo. Si Naamam ay pumayag at sumunod at siya ay lumubog sa Jordan ng 7 beses ng Jordan. At ang ketong ni Naamam ay gumaling ngayon. Sumamba si Naamam sa tunay na Diyos, ang Diyos ni Eliseo, ang Panginoong nagpagaling sa kanya. Amen. Ginamit ng Panginoon ang kanyang alagad na si Eliseo kahit na siya ay patay na. Isang araw may mama na nalibing sa kuweba na doon nilibing si Eliseo na matagal ng bangkay ay nadikit sa mga buto ni Eliseo. Ang mama ay nabuhay at tumayo. Amen. Sang katauhanan na ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang dakilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang tapat na alagad na si Eliseo. Ganun po talaga, sobra. Isipin nyo, namatay na yung si Eliseo, tapos buto na lang siya. At may nilibing doon sa tabi niya, at nadikit yung kanyang ano doon, at nabuhay yung tao. Ganun po talaga. Yung panahon na yon talagang ganun kalapit ang Diyos sa ating mga mga Israelita. Ganun na lang yung pagpapala na ginawa niya sa kanyang bansa. Pero talaga naman na nagre-rebelde pa rin sila. Kasi nga yun talagang yung kasamaan talaga hindi talaga nawala sa mundo. Kasi yung kasamaan na andyan lang eh. Talaga natatalo tayo minsan eh. Kaya